This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Maraming Pilipino ang di alam ng difference na engagement sa prenuptial agreement. Meron po bang pagkakaiba yun kayo, Mark? Ang engagement, engaged na kayo, ibig sabihin, nagkasundo na kayo magpakasal. Head verbal lang. Verbal. Iba yung tinatawag na prenuptial agreement. Kasi ang kasal kasi, with respect sa nature ng kasal, consequences ng kasal, epekto ng kasal, it is governed by law. Hindi pwede mag-usap kayo na after 2 years, ha, hindi ka na asawa ko, 2 years lang, expired na yung kasal natin, hindi pwede mag-usap ka ganyan. Kasi ang kasal is governed by law. Ibig sabihin, hindi pwede kayo mag-usap, ha, na kasal lang tayo, ha, tapos hindi tayo pwede magsama sa isang bahay. Hindi pwede kayo mag-usap na kasal tayo, ha, pero bawal tayo magkaanak. Bawal yan. Kasi marriage is governed by law. But may exception. Ang exception is yung tinatawag na property relationship ng mag-asawa. You see, property relationship ng mag-asawa, ito yung tinatawag na prenuptial agreement. In prenuptial agreement, pwede magkasundo ang mag-asawa only with respect to their property relationship. But kailangan magkasundo sila bago ang kasal. But kasi pag during marriage na, kailangan ipa-approve sa court yung kasunduan po nila. Yung tinatawag na judicial separation of properties. Eh, bay, akala ko naman eh, pwede nang gano'n na, oy, prenuptial natin ha, magkasundo tayo after 1 year. Quits na tayo, open tayo lahat. Hindi pwede magkasundo ang mag-asawa na after 1 year ha, expired na yung kasal natin ha. After, kasal tayo ha, tapos bawal tayo mag-anak. Kasal lang tayo ha, pero bawal tayo magsipin. Bawal, legal yan. Because governed by law ang kasal. Nature, effect, incident of marriage is governed by law. Ang exception lang talaga sa kasal talaga ng pwede magkasundo ang mag-asawa only with respect to property relationship. O, dito na tayo sa tanong, Kuya Mark. Pag ang utang ba eh, naman na, for example, si lalaki may utang. So, yung dalawa na, mag-asawa na ang magbabayad doon. Okay. Ang tanong dyan is yung utang ba, pwede ba i-charge sa conjugal properties? Yan. Yung utang. Kasi ang conjugal properties, kasama kasi ang sweldo, conjugal properties yan eh. Yung upa dyan, yung income mo sa boarding house dyan, nagpa-boarding house ka, may mga bahay dyan. Yung income dyan, conjugal properties yan. Yung example, may mga show ka dyan, yung mga talent fee mo, conjugal properties yan. So ang tanong dyan, tapos may utang ka sa credit card. Pwede ba yung utang sa credit card, tapos hindi ka nagbayad, pwede ba idibanda yung asawa mo dahil hindi ka nagbayad? Ang sagot dyan, depende. First, depende sa klase ng utang. Ang utang ni lalaki, tapos ang utang ni lalaki at saka ni babae, ibig sabihin joint utang. Utang ni babae at ni lalaki. Di ba yung may umutang sa bangko, may mga co-maker? Mm. Si babae at saka si lalaki, silang dalawa ang may utang. Yan, pwedeng conjugal properties yan. Pwede i-charge sa conjugal properties kasi joint utang yan. Utang ni babae at saka ni lalaki. Pangalawang klaseng utang. Utang ni lalaki. Pero pumayag si babae. May consent si babae. Pwede i-charge yan sa conjugal properties. May approval si commander. May approval si commander. Umutang si lalaki, may approval si commander, pwede i-charge yan sa conjugal properties. Dalawa na sila magbabayad noon. Dalawa na. Pangatlo, umutang si lalaki, hindi pumayag si commander. Pero yung utang niya, ginagamit for the benefit of the family. Only up to the extent that it is for the benefit of the family. Pwede conjugal yan. Like for example, credit card. Mm. Bumili siya ng gatas para sa bata. Kahit na hindi pumayag o hindi alam ni babae, conjugal properties yan. Yun yan. Kasi ang word na ginamit ng batas, debts or utang, without the consent of the other spouse, but only up to the extent of the family. But may pang-apat na utang. Okay. Yung apat na utang, for example, criminal liability, yung mga civil liability, for example, damages, damyos. Mm. Dinimanda ka sa court, tapos magbayad ka kasi magbayad ka ng 100,000 as damages. Hindi yan i-charge sa conjugal. Sa'yo lang yan. Sa'yo lang yan. So, yun ang mga possible lang kasing utang. Ibig sabihin, dalawa lang sa utang ang pwede i-charge sa conjugal properties. Una, klaseng utang, joint utang babae-lalaki. Pangalawa, utang ni babae or utang ni lalaki,
Pero pumayag si babae. May pangatlo pala, kahit hindi pumayag si babae, but only up to the extent of the, for the benefit of the family, pwede i-charge yan sa conjugal property. Paano naman, Kuya Mark, sa sugal? Ebe, kung matalo sa si asawa sa sugal, pwede rin ba na i-charge yung conjugal property? Okay. Sabi na batas, kung manalo ka sa casino, example, casino, kung manalo ka sa casino, ang panalo, conjugal properties. Pero kung talo, loser, ang loser lang ang liable, hindi kasama ang conjugal properties. Ay, ganun? Oh, yun yan. Parang bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Kung talo ka, hindi mo pwede i-charge yan sa conjugal properties sa sugal. Pero kung panalo ka, yung panalo mo, part yan sa conjugal properties. Aba, so ganun palang sasapitin mo. Pag, pag nanalo ka at natalo ka sa casino. Yes. Example, natalo ka sa casino, yung talo mo, hindi mo pwede i-charge sa conjugal. Pero kung manalo ka sa casino, manalo ka sa loto, ha? Yan. Manalo ka sa loto o sweepstakes, ano yan? Yung price dyan, conjugal property. May tanong si Susan Cabotaje sa YouTube. Ask ko lang po, Attorney Mark, nung naghiwalay kami, nagkaroon ako ng lupa at bahay at kaunting ipon. Conjugal property pa rin ba yun? Solid SMNI, OFW from Hong Kong. Granting na kasal kayo, legal ang kasal ninyo, wala naman kayong prenuptial agreement, then binili mo yan during the validity of marriage, hindi naman kayo annulled. So yan, matatawag yan na conjugal property. Kuya Mark, sinabi mo kanina na yung jewelries, abay exempted yun. Ha? Dapat conjugal. Conjugal, yes, tama. Eh, paano yun? Di ba, kadalasan mga babae ang gumagamit nito. Dapat... Kahit na. May exception yan. Kasi may value kasi ang jewelries. Mm. So, ibig sabihin, kung ibenta yung jewelry, 50% doon, may share sa lalaki. 50-50? 50-50 yun. So, as a general rule, same as in, akala natin na si lalaki ang nagtrabaho, si lalaki lang ang may-ari ng bahay. Ang si lalaki lang ang may-ari ng bank account mo. May-ari ng mga, for example, yung mga insurance benefits mo. Hindi. Yung sweldo, part yan ng conjugal property. Yung mga benefits sa mga retirement, part yan ng conjugal properties. Yung tinatawag na mga bonuses mo, for example, nagtrabaho ka sa isang show business, sumikat yung movie, binigyan ka ng bonus. Yung bonus na yan is considered conjugal property. Bakit? Word kasi ginamit ang batas. All. Lahat. Lahat ng properties na dinala mo sa kasal ninyo or na-acquired ninyo thereafter the marriage are considered conjugal property. Paano kung nagbenta si lalaki ng mga alahas na hindi pumayag si babae? Pwede bang i-demanda ni babae sa lalaki? Pwede. Actually, yung alahas kasi magbinenta yung alahas, dapat may share si babae or may share si lalaki. Paano kung binukulan? Kung binenta na wala namang ganun, lalo na pag may... Okay lang sa nakulupa kasi lupa, written document. Pagbentahan kasi sa mga jewelries, bigay yung jewelry, bigay yung pera. Walang dokumento yun eh. Di ba? But you can question the legality of the sale on the ground that those are conjugal properties. Pag conjugal properties, dapat may consent ang both the husband and the wife with respect sa parents. As with respect sa sale ng conjugal properties. Si Romy Tan ng YouTube, good morning po. Yung pong dati kong naipon na pera nung ako ay binata pa at aking minana sa aking mga magulang, kasama pa din po ba yon sa conjugal property? At yung minana ko nang after kami ay kinasal, kasama din po ba? Lahat ng mana, okay, minana mo sa magulang mo, except pag yung magulang mo nakalagay sa last will and testament na yung properties na ito, part ito ng conjugal property. Kung wala nakalagay na ganun, lahat ng properties na galing sa mana, exclusive property mo yan. Hindi yan matatawag na conjugal property. Ibig sabihin, kung mayaman yung magulang, tapos pinakasalan mo yung lalaki kasi akala mo mayaman yung magulang, so bilang yaman ka, hindi. Yung properties na magulang, ikaw asawa, hindi ka pwede magmana doon kasi yung mga inheritance property, yung properties acquired by gratuitous title, doon lang yan sa binigyan. Hindi kasama yung legal na asawa. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.